Bago natin tirahin ng napakainit at maangas na video na to, hambalusin mo muna ang like at subscribe button para lalo pa akong ganaan. Okay, ganito yan. Kung iyan ang rason kung bakit ka gumigising sa umaga, excited sa araw, energetic sa ginagawa mo, nagpupuyat gabi-gabi para lang ma-perfect mo yung ginagawa mo, maniwala ka sa akin, ikaw kapatid, nasa purpose mo na ikaw. Dahil ang purpose, yan yung bagay na magbibigay sa'yo ng tunay na saya at value sa buhay mo. Dahil kung wala ka niyan, since ang utak ng tao ay kailangan ng release, which is dopamine release, sigurado, nasa labas ka ngayon. Malamang, nakikipag-inuman ka, nagdodroga ka, o baka naghahabol ka na naman ng babae. Kasi nga kailangan mo ng release. Well, kaya naman talagang i-release nung tatlong sources na yon, yung dopamine mo. Kaso ang problema, sa mga bagay na yon, pag na-release yung dopamine mo, o naging matagumpay, yung gusto mong mangyari, nangyari yung gusto mo, di ba? Naglalabas ka ng pera at nagsasayang ka ng oras. Sa makatuwid, wala kang nagigain. Release lang. Samantalang, nandiyan naman yung purpose. Purpose na kaya ka rin bigyan nung release na yon, pero dito, kikita ka ng pera, mas gaganda ang status mo, at higit sa lahat, magiging masaya ka sa buhay mo. Dahil, gaya ng sabi ko sa inyo palagi, bilang lalaki, hindi babae ang kayang o ang may kayang magpasaya o kumumpleto sa atin. Ang kayang kumumpleto sa atin dito sa mundo ay walang iba kundi ang maging successful, magkaroon ng imperyo o empire, legacy, power, respect, money, sa makatuwid, success. Kaya hanapin mo yung purpose mo. Ginagawa mo sa call center. Ang ginagawa mo sa loob ng mall. Hindi dyan nagtatrabaho. Ano? Kasi hindi mo kilala yung sarili mo? Baka hindi mo alam kung ano yung mga kaya mong gawin. Mga bagay na nakalimutan mo na. Kasi nga, nagbago ka. Well, okay naman magbago para sa evolution. Even ang passion natin sa sarili natin, nagbabago. Ako dati, ang passion ko is rapping. Ngayon, my passion is vlogging. But it's all good. Why? Because we evolve. Nagbabago ang tao. Laging nagkakaroon ng, siyempre, nagkakaroon ng evolution. Oo, kailangan may apply ang evolution. Dahil kung hindi ka nag-evolve, walang progreso. Kung walang progreso, walang mangyayari sa buhay mo. At kung walang nangyayari sa buhay mo, kahit na 5 pa ang babae mo ngayon, maniwala ka sa akin, in the end of the day, magiging malungkot ka pa din. Yung babae mo, iwan ka niyan. Bills mo, magdadatingan na. Mga utang mo, maniningil na. Anong gagawin mo ngayon? Tapos, masama niyan, wala ka pang ibang pang-release. Dahil nga wala ka nga sa purpose mo. Maniwala kayo sa akin, guys. Dito sa ginagawa ko na to, sobrang saya ko. Sipin mo, kung may kausap ako ngayon na kamag-anak ko sa cellphone at bibigyan ko siya ng advice, yung gagawin ko na yon, hindi ako mababayaran dun. Kasi ginawa ko lang yun sa kamag-anak ko. So hindi ko siya namamonetize.
Pero magaling naman ako mag-advise kahit sa mga kaibigan ko. Pero ngayon, sa harapan ng cellphone na to, o sa harapan ninyo, habang ginagawa ko to, binabayaran ako ni YouTube. Hindi lang ngayon. Kahit hanggang mamatay pa ako. Passive income ang tawag dito. At kung magagawa mo magkaroon ng passive income, matutulungan ka nito na balang araw magkaroon ng financial freedom. Yung financial freedom na yon, yun naman yung magbibigay sa iyo ng tulay o malaking pinto para magkaroon ka ng generational wealth. Ano ba ang generational wealth? Ibig sabihin nun, yung pera o yaman na magagawa mo habang buhay ka, eh kayang ipasa sa mga susunod mo pang generation. Yung parang yaman nila Pacquiao, di ba? Ng mga NBA player na yung tipong kahit patay na sila, yung pera na nagawa niya, papakinabangan pa rin ang mga angkan niya. Kahit mga apo-apohan niya pa, mga hanggang apo niya pa sa tuhod. Yun ang generational wealth. Kaya ang mga G's, gusto natin maging big time, di ba? Tirahin natin yung mga whales. Hindi yung mga puta butete sa kanal. Kailangan big fish palagi. So, ang goal natin ngayon ay magkaroon ng generational wealth. Kailangan lahat tayo maging milyonaryo dahil kaya natin, maniwala lang kayo. Nung binago ko ang mindset ko, ang buong buhay ko nagbago. Kaya kung nagawa ko yun, kaya mo din. Maniwala ka lang sa akin. Hanapin mo yung purpose mo kung saan ka passionate about. Dahil kung magiging masaya ka dyan at mababayaran ka sa ginagawa mo, maniwala ka sa akin, ikaw na mismo ang makukonsensya. Dahil may isip mo na, fuck, binabayaran ako dito? Really? Pwede ko ibigay ng libre ito sa mga kamag-anak ko ah. Pero ngayon binabayaran na ako? And they are demanding for it. Why? Kasi, yun yung talent mo. Huwag kang magpumilit sumayaw kung ang talent na ibinigay sa'yo ay magandang boses. Walang mangyari sa'yo dun. Kaya kung maganda ang boses mo, tapos bigla kang kumanta o pumasok sa music industry, sigurado, ang laki ng future mo. Ang ganda ng future mo. Dahil nga, doon ka lamang sa amin. Parang itong bagay na ginagawa ko ngayon, ako naman dito nakakalamang sa inyo. Pero, wala ni sino man tao ang makakalamang sa kahit kanino dahil pantay-pantay lang tayo. Alamin mo lang kung sino ka. Yung dating ikaw. Tapos pag nakita mo na siya, i-upgrade mo siya kasama sa bagong ikaw. Pagsamahin mo yung dalawa, ang kalalabasan, halimaw. Itong purpose na to, ang rason kung bakit meron akong beast mode mindset. Kung bakit, alam ko na kaya kong gawin lahat ng mga gugustuhin ko. Dahil, nasa loob ako ng mundo na matagal nang nilikha ng Diyos para sa akin. Nakita ko na yung purpose ko. Sana makita nyo na rin yun sa inyo. Maniwala kayo sa akin. Ito ang magbibigay sa inyo ng tunay na ligaya. Hindi ka na pupunta sa kanto para makipag-inuman. Hindi ka na magbabar. Ako nga. Ilang oras ako sa loob ng bahay lang. Para lang. O nang nakatutok lang sa purpose ko. Pero dati, nung wala pa akong purpose, pagkatapos ng trabaho ko, wala na akong ibang alam gagawin. Kundi ako magpe-PlayStation, iinom, lalabas, magde-date, magmamariwana, mga katarantaduan ng mga bata, di ba? Magdodroga, magsasabo, di ba? Yan ang mga gagawin, sigurado. At pag ginawa mo yan,
Gaya na sabi ko kanina, kung yan ang gagawin mo, wala kang magigain. Nag-aaksaya ka pa ng time, tapos sinisira mo pa yung sarili mo. Malamang, yun yung gagawin mo. Pero kung may purpose ka at excited ka dun, tapos meron kang long-term goal para dyan sa purpose mo na yan, sigurado magiging successful ka. At pag naging successful ka, masaya ka pa, maniwala ka, yung kamay mo, dyan lalapag ang mundo. The world is yours, brother.